Magandang hapon. Ito na nga yung update sa ating binabantayan na si Bagyong Rosal na nasa may Tropical Depression Category. Ito ang si Rosal ay kanina alas 4 ng hapon, huling namataan na nasa may 505 kilometers. Silangan ng Tugigaraw City, nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour at bugso na abot ng 70 kilometers per hour. Kasalukuyang gumagalaw sa bilis na bilis na 15 kilometers per hour sa direksyong northeast. At dahil nga dito sa trough ni Rosal, inaasahan natin yung maulap na kalangitan na may makalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Quirino, sa may Aurora, sa may Quezon, sa may Marinduque, dito sa may Oriental Mindoro, pati na rin sa Occidental Mindoro at Camarines Norte. Samantalang dito naman dahil sa northeast monsoon, yung nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin ang Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Para naman sa lagay ng panahon dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, naasahan natin yung maganda ring panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorm. Ito naman yung forecast track para kay Rosal. So inaasahan natin simula ngayon hanggang pagdating ng Tuesday ay tatahakin niya itong direksyong northeast or northeast bago siya tuluyang tahakin yung direksyon na papuntang southwest. And also in the next 24 hours, inaasahan natin na itong si Rosal ay maaaring ma-reach niya itong mahinang tropical storm category. And also, dahil nga dito, inaasahan nating surge ng monsoon, maaaring magkaroon ng paghinang trend. So nakikita natin sa forecast track, maaaring maging tropical storm category itong si Rosal around Monday. And then also, hihina rin siya, magiging depression category around late Monday or early Tuesday. Then, pagdating ng around late Tuesday or early Wednesday, magiging isa na lamang siyang low pressure area. Ano nga ba inaasahan natin pagdating sa mga malalakas na hangin? So inaasahan natin yung pabugso-bugsong malalakas na hangin dito dahil yan sa northeast monsoon na partly na-enhance nitong bagyong ito dito sa may Batanes, pati na rin sa Babuyan Island, pati na rin dito sa may Ilocos Norte, Hilaga at eastern portion ng Cagayan at sa may eastern portion ng Isabela. Ano nga ba inaasahan natin sa mga malalakas na pag-ulan? Maliban nga sa trough or extension nitong si Rosal, wala na tayong inaasahang malalakas na ulan na maaaring madala nitong bagyong ito. Sa kasalukuyan, may nakataas din tayong gale warning dito sa may seaboards ng Northern Luzon. Kaya yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat ay kumaari, huwag po munang pumalaot. And also, inaasahan din natin itong katamtaman hanggang sa maalo na karagatan. Dito yan, sa may seaboards ng Central Luzon, pati na rin sa may eastern at western seaboard ng Southern Luzon. Para naman sa latest, para kay Rosal, i-follow at i-like ka aming Facebook at Twitter account, DOST_Pagasa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pagasa Weather Report at bisitahin ang aming website, pagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan naman ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres nag-ulat.